Ang lahat ay sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pwede ba tayong tumalakpak? Lord. Masaya pa kayo, mga pati? Amen. Sinong bitin sa iyo ka? Amen. Bitin bang lahat? Amen. Bakit? Okay na rin yun. Para tatlong araw tayo hindi naligo. No, isang po magandang pagkakataon mga kabataan na itong ating youth camp ngayon ay ito po'y blessing sa ating lahat. Amen. Para sa akin, sapat po yung tubig natin, di ba? No, ang bawat silid ay mayroong mga conference room na satisfied tayo. At ilan lang po yung napansin ko umiigib sa labas. Ang lahat, kahapon ako dumating, nakita ko lahat, halos tatlong beses na niligo. Masabi ko ba, maganda yung lalagay ng mga kabataan ngayon. Amen. Blessing po sa atin yan. Salusin, praise the Lord. Praise the Lord. Tunay na hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ayan, lumalago po tayong lahat. Naalala ko po mga kabataan na 1987, ako po ay first time na umatid ako ng youth camp. Doon po sa Tanay Rizal. Doon po sa Joseph Estrada campsite. Iilan-ilan pa lang po ang kabataan noon. Kasama pa po ang Metro Manila, ang Central Luzon District ngayon at ang NSLD. Hanggang Bicol, hanggang Quezon. Iilan pa lang po yun. Siguro humigit po lang po sa attendance yung mga 300 o 200 marahil. Natutulog po kami doon sa ilalim ng puno. Sa dahilan, wala po sapat na kwarto. At ilang beses lang po kami nakapaligo sa loob ng limang araw. Yung swimming pool po doon, dinagdan namin puti. Umalis kami, naging iting. Kasi walang magamit. Talagang, by all means, malamigan lang. Ganun pa man, hindi naging hadlang kung ano yung nagat na namin venue. Hindi naging challenge pa po yun, mga kapatid kabataan, na magsumikap yung mga kabataan ito. 87, tumakbong bawat taon, nag-youth camp sa bawat lugar, dumadami ang bilang ng kabataan. Nangangahulugan lamang na tayo po ay pinanalo, pinagpapala ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hanggang sa nagkaroon po ng paghati, ang NCI nag-isang distrito, ang Central Luzon nag-isang distrito, ang NSLD isang distrito na hanggang Quezon, Bicol, isang distrito na. Kaya nang bilang po mga kapatid mula yung simulang umaga ng youth camp, hanggang sa ngayon, mas marami po yung ating sinimulan ngayon kaysa sa nauna. Halos na triple. At ang problema, visit pa rin. Pero ang maganda mga kapatid, ang mga kabataan ngayon, nagmamature na. Kasi alam nyo, pag sinabing youth camp, wala tayong sa isang magandang paraiso. Naroon tayo sa pag-iensayo. Naroon tayo sa training. Amen. Naroon tayo para hubugin ang ating Panginoon. Kaya naniniwala kong lahat ng kabataan mature na pagdating po sa ganitong camp meeting. Hindi na yung mapaghanap. Pero kamang naiwan dito na mapaghanap. Gusto ko magandang kwarto. Gusto ko aircon. Gusto ko shower. Gusto ko ganito. Blah, blah, blah. Wala na ngayon yan, di ba? Hello? Kasi yung mga dinalain ko ng Panginoon, mature yan. Lahat ang mature ka sa kamay. Ayun, ayun lahat ng mati. Praise the Lord. Pasalamatan ko natin at ito pang young officials. Dahil taon-taon po, talaga ito rin tinatrabaho nila. Aros ko lang kung mga tulog yan. Sinisingap ko nilang mapabuti ang ating program meeting. At hanggang ngayon po, outin ako kailang tulog. Tayo, aalis tayo bukas. O mamaya, sila may iwan pa rin para intindihin pa yung mga ating pong dinagdala lugar. So, ganun po sila asipan.
Ganun po sila magmahal sa ating mga kabataan. Pwede ba natin sabihin, I love you youth department? I'm sorry. I love you youth officials. I love you youth officials. Palaki tayo youth officials. Yo, sir, thank you. Napaganda ng ating accommodation, napaganda ng ating youth camp, napaganda ng lahat. Kasi lang itong pipray. Amen. Darating po ang araw, yung pwesto nila, maaari pong mawala. At kayo ang papalit. Natin masabi, brad, baka darating nila sa ako. 5 years from now, ikaw ng district youth president. Pati Michael, tama ba? Ang pangalan mo? Ha? Nanguhulan lang kung mali pa. Pero hindi mo, lahat kayo magiging youth official after 10 years from now, magiging youth official kayo. Pero nasa na kaya kami nun? Tingin nyo. Makarapture na, no? Praise the Lord. Taas natin ating kamay mapaypay manalangin sa Diyos. Nakila namin Panginoon, hayaan mo na sa oras nito ang kapurihan at kalugtatian ng pangalan mo, Lord, ay siyang mamayari sa buwagan mo, o Diyos. Narito kami bilang iyong mga lingkod, mga kabataan, handang magpahubog, handang tanggapin, Panginoon, ang mga salita sa ikalalakas at itibay ng aming pong pananampalataya. Panginoon, turuan mo rin kami ng isang magandang asal, pag-uugali, Panginoon, upang maging epektibo kami, Panginoon, ng manginisida, Panginoon, ng kaluluwa sa aming kapanahunan. At ito, Diyos, ang heartbeat ng puso mo, Panginoon, ang mga kaluluwa hindi paligtas ay akali namin sa pamamagitan din, o Diyos, ng aming magagawa. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ikaw ang siyang pagbigay sa amin ng sapat, o Diyos, na kalakasan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa umagang ito at amin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing praise the Lord! Hallelujah! Kung meron po tayo mga Biblia, mga kapatid. Amen! Buksan po natin sa aklat po ng Lucas. The Book of Luke, chapter 5. Beginning from verse 1 to verse 11. Papasahin po natin sa sarili po nating lingwahe. Nangyari nga na samantalang sila ay siniksit ng karamihan ng pinakikinggan ng salita ng Diyos, na siya ay naatayok sa tabi ng dagat-dagata ng Genesaret, at nakita siya ng dalawang daong na nasa tabi ng dagat-dagata. Tatapwat, nagsilunsan sa mga yaon ang mga mamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon. At ipinamanhin niya dito na inayo ng kaunti sa lupa. At siya inaupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa inyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapupunit ang kanilang mga lambat. At inawayan nila ang mga kasamahan sa isang taong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nakapuno ang dalawang taong alipat sila'y nagpasimulang lulubog. Datapwat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatirapak sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas dahil sa karamihan ng mga isang kanilang nangahuli. At ganyan din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. Last verse, 11. At nang maisansan na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa kanya. Bigyan po natin isang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! God, all the glory!
Maraming ayaw na po mga kapatid. Praise the Lord! So nais ko po mga kapatid magpagamit sa Panginoon ngayong umaga sa isang simpleng pagtuturo na nawa ang mensaheng ito ay magtulong po sa atin ng hapon at magbigay po sa atin ng iba yung kalakasan upang sa ganon mga kabataan umuwi tayo sa meeting na ito na dala po natin ang pagpapala at tagumpay mula sa Diyos. Ako po'y naniniwala mga kapatid sa ating henerasyon ang kabataan po ang meron pong malakas na impluensya pagdating sa sanglibutan. Kaya niwala kayo dyan. Pero ating pag-aaralan mga kapatid ang sanglibutan, ang mga kabataan sa sanglibutan, may kita natin usap po sila in ngayon. Very busy sila. At may kita natin kung ano pong impluensya meron sila. Pag may isang grupo mga kapatid na mga kabataan na kasiyahan, dinudugong po yun. Lalo ngayong panahon na ito, marami pong mga estratehiya ang sanglibutan para makatrat ang mga kabataan. Sa YouTube, marami tayong nakikita. Marami na diniscover ng mga kabataan sa YouTube. Tama ba? Meron ako nakita ng isang pumunta lang sa isang mall na nakatalikod. Binasagay siya ano? Alam niyo ba yun? Ang tawag doon? Tinawag siya? Ha? Ano ang tawag sa kanya? Hindi ko matanda, pero tinawag siya para naging nag-isto siya sumikat. Hanggang na-interview siya ni Jessica Soho. Bilang mo kumakap ka, nakatalikod lang. Sumikat siya. Yung influensya ng sanglibutan, nakaka-attract isang tao lang yun. Isang babae. Maraming nag-like sa kanya, natutuwa sa kanya. Si Aya, sikat na sikat, hanggang sa kayo. At meron pang iba mabangis sa YouTube na napapansin natin ang kita natin, maraming usog sa'yo. Di ba? May mga sa... Makita mo sa bawat kalsada, sa bawat basta may maliit na iskinit na ang daming mga baka. Sumikat po yun. At maraming Pilipinong kabataan ang na-impluensyahan. Amen! Meron ang pausin na naman ang sayaw. Tingnan mo yung anong tawag yung Oreo ba yung tawag doon? Hindi naman buwak mo. Pero yung sayaw niya, kanta niya, pinasikat at dumagundong sa buong mundo. Kahit presidente. Ginawin mo. Oh, dahil sa influensya, pahintulutan ninyo mga kapatid, nagkataon po na experience lang po ko na makarating ng Canada. Kahit po mga puringan na kabataan, nagturo po sa mga young people ng Montreal, mabago sila umakyat ng crew, mga negro, mga black, negro-black, they say. May mga puti, may mga balahibong wala. Pilipino, bago umakyat ng kanyang kwarto dahil hinati sa akin yung mga young people. Kasi makilala ko, dati yung president sa Pilipinas, kaya ito magtuturo. E nang makita, wah, bago umakyat sa Aguanan. Ito ba talaga isa ng mga batang ito? Kasi sa ang young people, from 9 years old, hanggang 17. So, tingnan natin yung influence ng ganong mga edad. Sino nito 9 anos? Hanggang 17. Karimihan dito mga teens. Hello? Kaya yung
hanggang na. Sabi pa ng tao sa libutan, ito ang national anthem o national dance na ng mundo. Pag umata ng alas 12, sa church, nausin niya pagka Dalo! Parang pumapate na mga anak ng Diyos. Sabi sa'yo, Pastor, masama ba yun? Hindi mo siya nagmasama. Kung nagpus-pus ka, nag-speaking tongue siya nagkaganon. Napapasin niyo ba sa church niya? Wala walang ganyan? Wala? Sa amin lang? Oh, maniwala ko sino? Kabataan! Alam natin kung ano ang takbo ng sanglibutan. Kaya na isang malaking biyaya sa bawat meeting na ito, pinapanalahanan tayo ng Diyos sa isang napakahalagang impluensya ng sanglibutan. Espiritu ng ating Panginoon na itong pinakamalambagay sa buhay natin na meron tayong Diyos na ating sinusunda. Hello! Nagturo na ba ako? Parang intro pa lang nata yun. Sir, ilang oras ako rito? Marami pa akong sayo na ituturo. Praise the Lord! Sa Biblia, doon sa Lucas, sinamantala ng Diyos na meron po mga tao maging mga alagad doon po sa daong. Ang sabi po na ginamit ng Diyos na parang pulpito ang pagkakataon na yun dahil maraming tao naging tanyag ang ating Panginoon. But yung importanteng bagay na gusto i-drag ng Panginoon ay doon sa mga apostoles. Gusto ng Panginoon ma-impluwensyahan ang mga alagad sa kanyang ministry. At hindi rin sa atin mapatid na ang talatang ito ay patungkol po sa pangingisda. Sino nakita ng isda? Sa laki namin yan, ewan ko lang hindi nakita ng isda. Ano ba? Tama ba ako mali? Ha?
Kasi ang mga isda, nagkatago. Mauhuli po yan sa isang madilim na panahon. At wala pong isda, lalo mong marami doon po sa pampang. Ang lahat ng isda, naroon po halos sa gitna ng dagat. Sabi siya, praise the Lord. Ngayon, ang isang veteranong mangingista, alam niya ang sistema ng panguhuli. Si Pedro po, magkakanya ng asamang mga mangingista, hindi mo pipitsugin sa ganung profesyon. Kabisado ni Pedro ang panahon, kabisado ni Pedro kung nasa ang isda, kabisado nila kung kailan sila pwedeng pumalao, kung ano ang pwede lang hulihin. Pero bakit sa panahon na yun, walang huling isda ang mga apostoles? Ilang beses na po tayo nakadala ng youth camp? Pwede bang tumayo rito may isang pung taon na kumatid ng youth camp? 10 years. Tayo, kahit isa. Sige, Mimea. 10 years, sister, sino ka? Sabi ko, isa lang, ano? Okay. So, hindi ka bang tumayo, alam mo kung ilang taon ka na na umaatin ng youth camp. Sa youth camp, kung 10 taon ka na, marahil, masasabi ko po, paulit-ulit nating naririnig hanggang sa ating simbahan ang kahalagahan ng panguhuli ng kaluluwa. Painda ang litit ni pastor sa ganyang mensahe. Sa tagal na natin, kumbaga, doctorate na tayo, si San Borso pa. Matagal na tayo sa church. Pero bakit wala pa tayong nanghuli kahit isa? Ang isang bagay po na nakita ko rin sa kalangan ito, nang makita sila ng Panginoon, yung lambat nila ay kailang nilinis. Nilinis nila yung lambat. Nakita ka na ba ng isang mangingisda ko ay nakahuli siya ng mga isda pagkatapos ay uli niyang itatapon sa dagat? Sino rito may karanasan na maging isang mangingisda? Lahat na ito mga bugado. So pag sila nakahuli ng isda, kasi hindi lang isda niya sasagip niyan. May mga basura-basura, di ba? Nililinis nila yan. Tinatanggal mo na isda, nililinisin mo na nila yung lambat. Pagkalinis ng lambat, hugasan nila yan, muling ibabalik doon sa dagat. Kaya ngayon umaga, nais ko pong i-drive sa inyo ang isang mensahe na nagsasabi, ang manging isda at ang kanyang lambat. Hindi pwedeng maging isang manging isda na walang ang lambat. At hindi po pwedeng lambat lang na walang manging isda. Ang manging isda at ang lambat, magkasama yan. Magkaim yan. Kung ang profesyon ng isang manging isda ay ang manghuli ng isda, mga kapatid, ang tanging tangan niya sa kanyang kamay upang makahuli ng maraming isda ay ang lambat. Kasi pagkawin na lang daray niya, yung paminwit, paisa-isa lang yun. Ilang oras yun bago ka makahuli. Pero ang lambat at isinahinagis mo at alam mo kung saan naroon mga isda, sandali na at marami kang huli. Pero sa panahon po nila Pedro, ni Isay wala. Katulad natin, matagal tayo na sa Panginoon, wala pa tayong marahil bunga sa Panginoon kahit isa. Tama ba eh? Mali na naman ako kasi wala nag-response. So nakita po ng Panginoon na hinuhugasan nila yung kanilang lambat. Dahil pag hindi nila nilinisan yung kanilang lambat, marami masira at mapunit. Misan po kasi mali po yung paggamit natin ng ating mga lambat. Marahil po yung lambat natin kaya hindi po tayo makawin ng kaluluwa. Actually,
Nagigit niyo po mga kabataan? Ang isda, ang gagak, nasa loob lang ng bahay. Nasa paligid ng bahay. Ang isda naroon sa loob ng silid ng iyong paaralan. Ang isda naroon sa kwarto ng iyong opisina kung nagtatrabaho ka. Ang isda naroon sa loob ng pabrika kung nasa pabrika ka. Kaya yung lambat natin, kaya hindi natin mahuli sila. Marahil ang lambat natin, kung hindi marumi, butas ang ating lambat. Palapakan natin ang Panginoon natin. Hallelujah! Cleaning the nets is probably a better way to express it. Pag malinis po yung ating lambat, pag malinis ang lambat ng maling isda, madali po itong makahuli. Pero pag marumi po ang ating lambat, mahirap ang tayong makahuli ng kaluluwa. Pag malinis po yung ating pagkatao sa harapan ng Diyos, mahirapan po ang taong lumapit sa atin. Kahit po ang nanay, ang tatay mo, kapatid mo, pag nakitaan ka na hindi magandang, hindi malinis ka, bilang ikaw ay lambat, hindi sila papasok doon. Hindi sila kusang lalapit. Na hindi mo sila mawibin dahil ang lambat mo ay hindi po maayos. Amen? Amen. Kaya lambat natin malinis. Bilang kabataan, dapat malinis tayo lagi. Huwag tayo maging hari sa loob ng bahay. Hello? Sabi ko nga, 87 ako umatid ng youth camp. At hanggang ngayon, umaatin pa rin ako ng youth camp. Sabi ko sa mga pastor na dating ko kahapon, sabi ko, pastor, ibang henerasyon na to. Bawat taon, merong lumalabas na kabataan, may pumapasok. Yung mga anak namin, dati-dati kami nakaupo dyan. Ngayon, yung mga anak namin, kami mga pastor, sila nakaupo ngayon. So, ibig sabihin, mga kapatid, marami nang inikot ng panahon ang camp meeting na ito. At marami pa rin po sa atin hanggang ngayon dinidesire niya mawin ang kanyang kapatid, ang kanyang magulang sa Panginoon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin resulta. Bakit? Marumi, butas ang iyong lambat. Bakit ating ugali, mga kapatid, nakaiba? Hello? Makasiga-siga tayo sa loob ng bahay. Sino rito marunong maghugas ng pinggan? Totoo? Isang paraan yun, mga kabataan. Pagmarunong ka magpakita ng magandang testimony mo sa loob ng bahay, at ang nanay mo nagtanong sa iyong anak, bakit sumipag ka? Pusa po yan lalapit doon sa iyong silo, doon sa iyong lambat. Ganun ang isda eh. Pag nakita niya maganda yung lambat, paningin kasi ng isda yung lambat pag malinis, walang basura, walang butas, paningin niya na nasa ano pa rin sila eh. Nasa dagat na parang maganda sa paningin niya, parang ganda ng tahanan namin na may bago ganyan. Pusa sila kung mapasok. Pero pag alam nila yung lambat, nakita nilang parang basura, butas-butas. Parang tao rin yan eh. Ay, bago pumunta dyan. Para mo pagbabago mo ngayon eh. Kasama ko sa eskwelahan yan eh. Nang sumayaw kami ng Gangnam eh, mas mahusay pa nga sa amin eh. Sa pangalider namin ng Gangnam Dance. Oh, wala palang pinagkaiba yan. Hindi sila papasok. Ibang sayo pala ng bahay, hindi tayo magandang testimonya sa ating
mong kamilya, sa halip na papasok sa lambat mo, lalamas po yan. Amen! Young people, buhayin natin ang ating lambat ng patutuo sa ating kamilya. Kung gusto mo silang pumasok, ayusin mo ang lambat mo. Linisin mo ang lambat mo. Alisin mo yung mga basura nito. Alisin mo yung mga makasakabal. Alisin mo yung mga bagay na masalimot sa buhay mo upang sa ganon, mapatid, tatayo ka sa presensya ng Panginoon. Amen! At makikitaan ka ng pamilya mo na ikaw ay isang tunay na pinago ng ating Panginoon. Nag-isip din ako ng una, paano ko mawiwin ang aking mga magulang, mga kapatid sa Panginoon. Bago po ako na-convert, pero mas bata sa akin na na-convert. Almost 5.5 years, strike siya. Umaatin lagi ng critical, nag-pray, lahat ginagawa niya. Ang kanyang target, ako. Hindi sila bigo na convert ako. Nang ma-convert ako, ang problema ko ngayon, nanay, tatay ko, mga kapatid ko. Mahirap isang dating banking ang paniwalaan. Hello? Ano yung banking? Yan ang bagong termino ngayon, ano? Sigukot niya ka para hindi ka paniniwala. Pero sabi mo, kailangan makita ang isang realidad na pagkatao para maawin sila. Or else, walang kwenta na na-convert pa ako kung hindi sila mako-convert. Kasi yan ang puso natin eh. Ang puso ng Panginoon, akalin ang kaluluwa, ang church, ang bawat isa sa atin. So sa kalagayan mo, mahirap. Pero sinikap ko sa biyaya ng Panginoon. Hindi ka alam ng mga kapatid ko, ayun, Pastor Obed, bulso namin. Hindi niya alam na nagsasideway ako. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam yun. Sikreto ko lang. Pero sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Lahat ng amoy, mabaho man o mabango, sumisingaw. Salve siya, praise the Lord. So sumingaw ang amoy. Yung aliguya ng amoy, sumingaw. Kaya nabuki si Pastor Edgar kay Betty. Pero hindi ko po ikinahiya yun. Aral ako sa Bible School. Sinigaw ko magpa-train sa Panginoon sa Bible School. Sa Lugang Bible School, marami mga lambat din. Nakatulad ko ng marumi. Tinulungan kami ng Panginoon, tinulungan kami ng mga namumunuro para yung lambat na yan maging malinis. Amen. Paglabas, yung lambat, malinis-linis na ng kaunti. Bakit kaunti? Sabihin ng tao, marami pa rin tayong dapat linisin sa harapan ng Panginoon. So paglabas ko ng Bible School, yung dating Becky, hindi na Becky, Bigo na. Umarap ako sa mga magulang ko, sa biyaya ng Panginoon, sinikap ko. Pinakita ko kung ano ang tinanggap ko sa Panginoon. Sinikap ko kung ano yung pagbabago meron ako sa Panginoon. Pinaglalaba ko sila, pinagluluto ko sila, ginagawa ko yung dating di ko ginagawa.
sila. Para makapanapit lang sila sa Panginoon. Kasi dati lang, wala ko ng pasay sa kapatid mo. Hindi alam ng mga magulang ko, kapatid ko. Akala na lalaking lalaki ako. Hindi, no? May dual identity po, hindi nila alam. Nakita ko lang sa sarili ko ng araw. Naka-makeup ako. Naka-jeans ako. Naka-heels ako. Ang ganda-ganda ko. Piling ko nga ganun ako! Hanggang sa magkaroon ako ng partner. Hindi nila alam, sabi ko, tatimas ako na ako, meron akong partner. I realize, mga kapatid, na napakahumit ko pala. Kaya sinigaw ko yung lambat na ito ay hubog inilisin ang paglabas ko. Sabi ko, Panginoon, yung lambat na ako ay gamitin mo. Nakapantalon akong hindi na square pants, kundi pants. Naka-long sleeve ako. Yun nga lang, that time, 1989, ang lapad ang cola. Hanggang dito. No? Kasama na kasi pamahid ang pawis dun eh. Kasama rin dun. Yung buho ko, dati Yushi. Yushi pang buho ko noon. Nang makita ko ng mga magulang ko ba, parang army ka, sabi sa akin, sino ka? Hindi ako na nakilala. Akala nagtitinda ko ng Electrolux. Kasi kumatok ako eh. Pagbukas sa amin, hindi ka nititinda ng Electrolux mo, hindi ka nakala ko sa amin ko. Ako anak niyo. Ako yung anak niyo, sabi ka namin mo. Nakapin ka ng anak. Anak namin, Binky. Ako to. Pero alam ko, ginujok lang nila ako. Sa punto yun, pinagsikapan ko sa loob ng bahay namin, linisin ko, pinagpapasapan. Ipinakita mo ang unti-unting bagay na sila iba ko. Sabi ko nga, hindi ko na hindi, pinaglalaba ko sila. Pinagluluto ko sila. Yung hindi ko ginagawa sa kanilang maging damdamin pinanganak, ipinadama ko sa kanila. At yung lambat na yan, mga kapatid, January 5, 1986, ako'y na-convert. Sumunod na mga taon, yung mga isda, yung nanay ko, yung ate ko, yung kapatid kuya ko, si Pastor Obet, pumapasok sa loob ng lambat, mga kapatid. Isa-isa silang pumapasok sa loob. At nang sila makapasok sa loob, ikinulong ko sila sa prayer ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, huli na ang mga isda ito, kinakailangan ilagay nito sa tamang lantiyan. Wala silang kawala. Kasi nakita nila malinis yung lambat. Na-enjoy nila. Ibig sabihin mo pati, nakita nila yung pagsisikap mga may sabiyan at tulong ng Panginoon bilang isang lambat, bilang isang maging isda. Amen. Kailangan sila ay mawin. Kinakailangan sila ay malapit sa Panginoon upang sila man ay maging isang maging isda at maging isang mahusay. Amen. At maayos ding lambat. Pastor Mitos, kilala niyo, nagturo kahapon last. Kilala niyo. Sino pogi sa amin? Wala man sa'yo!
Yun ay bunga ng lambat. Bunga ng panghuhuli. Hindi lang si Pastor Linus, nanay niya, at ilan niyang kapatid. Nilakad namin yung lambat na ito para manghuli. Kasama ko lang mga kapatid ko, magulang ko, katulong ko na sila para ihagis ang lambat na ito. Hanggang humuhuli po yung pinsang si Pastor Midos, nanay niya, kapatid niya, unti-unti rin pumapasok sa lambat na ito. Hallelujah! At sila ngayon, si Pastor Midos, isa na rin mag-ista! Kaya sabi naman kay Pedro, Pedro, simula ngayon, gagawin kita mamalakaya ng kaluluwa. Dahil maganda, maayos ang lambat, at bilang mangingisda, meron siyang design. Amen. Number one nga, yung ating attitude. Baka sa loob ng church, sahalit na tayo may maging katulong. Baka tayo pinagiging problema pa. Anong pinakababang ministry sa church? Ano pila ang mga ministry sa church? Kuya Mark. Ha? Kuya Mark. Ano daw? Kuya Mark. Ano talaga kuya? Asher, di ba? Asher pa? Hindi mababa yan. Ministry yan. No? Biruin mo lahat ng pumapasok, kinakamayan mo, binibelcome mo, para pinapractice mo welcome para sa langit. Pero bakit kahit Asher hindi tayo may lagay? Paano ma-asher tayo? Is it an asset? Asher! Kakaasal tayo minsan! Kaya kahit man ang pagkawa, hindi tayo mailagay! Attitude natin. Yung lambat natin, may basura o maraming butas. Hindi makakahuli ng isda yan. Amen? So number one po yan. Pangalawa kapatid, ano yung mahalaga sa isang lambat, isang mangingisda? Kailangan daw mamangin ang isang lambat, isang mangingisda, magkaayon. Kailangan umaayon tayo kung ano ang liti ng Espiritu ng Panginoon. Kailangan ayunan natin. Amen? Pag natingnan ang church ng prayer meeting, kailan ando tayo? Tayo agad mga young people, dapat tayo naunin. Amen. Napakahirap naman yung mga LA, uubot-ubot na. Siya lang pumunta sa church. Hallelujah. Hallelujah. E pag pumalakpak isang oras, bago maglapat ang kamay. Rapture na hindi maglalapat ang kamay! Iasay yung mga manalakas! Asay mga kabataan! Kailangan maglapat ang isang mangingisang lambak! Kailangan tayo mamumuna. Pag sinabi ng Youth President, o ng si Mark, o ng Pastor, may prayer meeting tayo! Dapat ang mga manginisdang kabataan, yes! May prayer meeting na naman! Makakadalo na naman ako! Makakadalo na naman ako! Maso pa natin sa prayer meeting. Alam ko na ako, yung taas na kamay. Nasa prayer meeting, ibang ginagawa. Hello? Pag kayo nasa gawain, kung maaari lang, huwag ninyong dali ng mga gadget-gadget sa loob ng church. Amen. Hindi naman minamasama yun.
Alex, nasimpunan kami rito. Hello. Kailangan sa atin kung makita ang una pong sigasig ng pananalangin. Dahil sa pananalangin, ang lapat na yan ang nakagpian. Amen! Sa pananalangin, lumalabas ang libay ng lambat. Hindi ka pwede magalis ng lambat. Ang lambat mo, sinulit. Ano yung lambat? Yung matibay ang tawag doon? Nylon or yung kinatawag na